sawa na ba kayong maging nanay? So guys, sabi ko sa inyo, ako sawa na. Charot lang yun guys, hindi ako nagsasawa sa pagiging nanay guys. Ano lang, tinatamad lang. Chari. Siyempre minsan di ba tinatamad tayo, mas talong lalo na pag ano, pag malapit na tayong dinadatnan yun. Tinatamad yan si Inday, minsan maglinis ng bahay. So ayan na, tapos ko na napaliguan yung aking anak. Pinapainom ko na siya ng kanyang vitamins guys. Napaka-effective talaga yung vitamins na yan guys. Dahil yung anak ko dati, di siya nanghihingi ng pagkain. Ngayon nanghihingi na talaga siya, kusa siyang ginugutom. Hingi siya ng hingi. Pagkatapos niya kumain is nagpapatimpla rin siya ng gatas. Kasi nga pumayat siya, di ba? Dalawang linggo yan siya. Yung inuubo at saka sinisipon at saka sinusuka lang lagi niya yung mga kinakain niya. So ngayon, naghanap talaga ako ng paraan na para bumalik yung katawan niya guys. Bumili talaga ako ng vitamins na para bumalik yung katawan niya. Eh hindi pa naman siya ginugutom kasi katitimpla ko lang ng gatas niya sa kanya. So papag-isipan ko muna yan guys kung anong ulamin namin. So maglilinis-linis muna ako dyan sa sala namin kasi baka humiga-higa na naman yan dyan si Alter as maraming alikabok. Ayan o, pasayaw-sayaw pa siya. Tatayo talaga siya guys. Tsaka sasayaw-sayaw yung anak ko. Nakakatawa tignan o, diba? Sigla-sigla na siya ngayon kasi dalawang linggo yan. May ubo at tsaka may lagnat. Pumayat siya kasi sinusuka lang niya lagi yung mga kinakain niya. Kaya nag-alala ako kasi parang nakita yung mga buto-buto niya dito sa ano, sa my ribs. Kaya yan, vitamins ko talaga yan siya guys. Dalawang vitamins yung iniinom niya para bumalik-balik naman yung gana niya sa pagkain. So yan, naglilinis-linis muna ako dito sa aming bahay kasi si Ambit is, asan pa si Ambit dyan? Kung maalala ko nasaan si Ambit. Ay, gumagawa nga pala siya ng ice water. So, sabi ko sa kanya, meron naman nagtitinda doon. So, siya, gumawa siya ng ice water. So, ako naman is maglilinis dito sa aming kabahayan. Ayan na, binalik na ni Inda yung ano natin, yung mahiwagang carpet. Charing. Kasi nga ay, ano na, tuyo na yung tiles. Kaya yan, naglilinis-linis na si Inday kasi baka mamaya is higa-higa na naman yan dyan si Alter. Ay, malinis na, pwede na siya maghiga-higa. So ayan, nag-stretch-stretch na nga si Inday ng kanyang mga katawan kasi siya ay may balak lang mag-exercise ngayon. Ayan, baka tayo ay mabigla ng ating katawan. So ayan, magdandahan lang muna tayong ganyan-ganyan kasi mag-exercise tayo guys. Ngayong umaga, exercise tayo. Buti naalala ko na mag-exercise at saka parang hindi tayo tinatamad, 'di ba? Ayan. Ano pala 'yan si Ambit dito sa bahay namin, guys, yung kamag-anak at tatay ng asawa ko siya eh. Tapos ano? Dinapauwi ko yan siya sa kanila. Ayaw niya umuwi kasi doon sa bahay kasi nila, guys, is ano doon yung walang signal kaya ayaw niya umuwi. Meron naman kaming mga pwedeng tulugan doon sa kabilang bahay namin, yung mga payag-payag tawag dito sa Waray. Pwede yun doon matulog yung mga boy, yung mga kagaya niya, mga lalaki. Pero yung anak ko na binata, guys, dyan yan siya sa sala natutulog kasi ayaw niya doon kasi nga daw meron daw doon ano, takot yan siya dyan sa multo. May multo daw doon sa kabilang bahay kasi may malaking puno daw doon. Nakikinig lagi yan kasi ng mga alamat ng mga wak-wak guys. Kaya yun, ayaw niya matulog doon. Gusto niya dito rin siya matutulog sa sala. Pero pinapagalitan ko lagi kasi hindi marunong magligpit ng kanyang pinaghigaan. Diba? So ayan na si Inday oh. Bilis-bilis lang na mag-e-exercise. Ano yan guys, pampa. Tigas ng braso guys kasi yung braso ko mayroon pang laylay. Gusto ko matanggal yung laylay. Tsaka gusto ko papatigasin yung aking chan para magbawas pa tayo ng timbang kasi yung timbang ko dyan, nagtimbang pala ako kanina is 56 na naman ulit. So ayun na nga, yung anak ko ay bigla na namang humingi sa akin ng pagkain, kakain daw siya. So ayun, lutuan ko nga siya ng paksiw guys na nilagyan ko ng gata. Yung tawag dito na isda is lahing sa isa amin guys is sa Masbati is ano yan, tawag doon espada, yung puti na isda. Nilagyan ko lang siya ng ano,
ng nyug at saka alugbati. Kakainin ko yung alugbati at saka malunggay. Parang nag-steam lang ako. Parang in-steam ko lang yung alugbati at saka yung, ano, yung malunggay. So ayun na yung anak ko, sarap na sarap kasi paborito niya kasi yung ano guys, yung toyo. Sabi niya mama, ano daw yung ulam niya, yung bulad daw. Meron kasi binigay sa amin bulad kanina. Dala yun ni Pansot galing doon sa Darahuway. So naisipan ko, wala naman kaming ulam. Ano na lang ako, nagawa na lang ako ng sunny side up at saka paksiw na bulad. So ayan, tapos na siya kumain guys. Ako na naman, hindi niya naubos yung kanin. Pero mamaya-maya, hihingi na naman yung kaya. Papakainin ko na naman yan siya mamaya ulit. So ayan, gabi na nga. Ako'y galing ng Paranas at saka nakabili ako na kabak. Kasi nga naubos yung kabak namin guys. Ang bilis talaga maubos ng kabak namin guys. Ayan, ang crossing yan. Umabos muna ako kasi nga. Tapos ko lang pakainin si Alter. Ayan, ang init-init ngayon. Kaya lumalabas-labas na muna kami. Marami pa kaming natira na wrapper. So ayan, gabi na nga. Mayroong pang nag-deliver sa aming panel kahit gabi na. Kumuha na rin ako ng champion at saka blanca. Mga kape yan guys. Ang bilis niyan. Maubos dito sa aking tindahan. So ayun, available na pala sa atin ngayon yung utap at saka kabak. Maraming bumibili yan dito sa akin. Tsaka ito. Milk cake. 5 piso lang isa niyan guys. Tsaka yung utap guys is 5 piso din yan isa. Ano? At tsaka yan, sandwich na yan. Napakabenta niyan. 3 balot yan. Ubus na. 5 piso lang yan isa niyan. 25 yung isang balot. So ayan, tawag yan sa tinapay na yan is carne pie daw. So ayan. Hanggang din dyan na lang yung ating pagbablog. Maraming salamat. Baka naman, like and share na lang mga guys. Maraming salamat ulit. So, ulitin. Thank you.